Guys, magandang araw po sa ating lahat at ngayon po ay may tatanggalin tayo na Google account. Ang model po nung phone ay Xiaomi Mi A2. Xiaomi Mi A2. Ngayon po, pakita ko sa inyo na meron siyang Google account. Start. Connected na po tayo sa sa internet. Kinonek ko na po siya. Don't copy. Medyo matagal lang sa checking in po. Ayan. Ayan po. So, may Google account po. Wala po siyang skip sa gilid. Walang skip. So, ayan na. So, balik. Back lang po tayo. Back. Back. Ngayon po, ang gagawin natin, magpapalit po tayo ng language. Pili po tayo. So, ito po. Sa last. Tapos, pili po natin po nasa gitna. Pangalawa. Yan. Yan. Punta po tayo sa check po natin. Ayun po. May globe na po siya. So, papasok po tayo dyan sa globe na yan. Ay. Ano lang po. Yan. Then, dito po. Sa kulay green na to. Click po natin yan. Then, enter lang po tayo doon. So, back. Pagka-back po, pili po tayo ng piliin po natin itong nandito sa ito po, yung may arrow na yan. Piliin po natin yan. Pili tayo na isa. So, ito po. Pasok tayo dito. Ayan po. Then, dito po sa Android, nakalagay Android. Pasok po tayo dyan. Then, makakapasok na po tayo sa Google account. Sa Google account. Sa YouTube. Enter lang po natin yan. So, hintayin lang po natin. Hintayin lang po natin yan. Medyo matagal lang po kasi yung ating internet, mababa po yung signal. Ayan po. So, share po natin. Share. Pag nasa Google na po tayo, nasa YouTube po. Kapag nasa YouTube na po tayo, baba lang po natin yan. Then, punta po tayo dun sa account. Sa taas. Ayan po. Sa account. Click po natin yan. Account. Then, punta po tayo sa settings. Then, pasok po tayo dito sa about. Dito po sa about, may makikita kayo may YouTube, tsaka Google. Click po natin yung Google. Makapasok na po tayo sa Google. Then, pasok lang po tayo. Ayan. Ngayon po, punta po tayo sa website ng AdRoam. AdRoam. Type po natin. AdRoam. Yan. AdRoam/bypass. Pasok po tayo dyan. Ayan po. Bypass Google Account 2021. So, yan. Pasok lang po tayo dito. Then, pasok po tayo sa settings. Babaguhin po muna natin yung kanyang language. Pasok po tayo sa settings. Oops. Language po. Ito po, pasok po tayo dito sa MI. Hindi po yan.
Ito po, nasa hulihan. Check natin yung last. Ayun po. Yung globe na yung Gboard. So, okay po yun. Ito po, pangalawa. Check po natin yan. So, hindi po yan. Pasok po tayo dito sa Gboard. Ayan. Ito po. Yan, may letter A na yan. Yan po yung language. Pasok tayo dyan. Tapos mag-add po tayo. Add tayo ng language. Hanap tayo. English. Yan, English Philippines. Add po natin yan. So, nandyan na po yung English Philippines. Drag and drop lang po natin sa taas. Yan. Ayan na po. Bago na yung, nag-iba na po yung language. So, back naman po tayo. Back. So, back lang po. Then, back. Then, back po uli. Oop, nasobran sa back. Balik po. So, balik po tayo. Nasobran sa back. Ay, mali. Language and settings po uli. So, pasok po uli tayo dito. So, yan, pasok po uli tayo dito sa isa. Then, Albanian. Basta dito po tayo papasok sa may ano, sa may arrow na yan. Then, pasok po tayo dito. Dito po, ayan. Help and feedback. Yan po tayo papasok. So, papasok po ulit tayo dyan. Nandyan na po ulit tayo. Huwag kayong mag-alala. Share po ulit natin yan. Share. So, nandyan na po tayo po. Pasok na po ulit tayo doon sa settings. Then sa about po. Then Google po ulit. So kanina po nasa ad room na po tayo. Nandito na po yan. Ayan po, ad room. Pasok po tayo doon sa ad room natin. Then download po natin to Android. Ito po. Teka lang. Ito po, Android 8, 9, and 10. GAM APK. Yan. Antayin lang po natin yan. Medyo humihina yung ating... Yan. Okay lang po. Pagkatapos po nitong, pagkatapos po natin ma-download yan, ito naman po, FRP Bypass APK. Yan po yung sunod natin i-download. So, pwede po, pagsabay na natin. Pero bagal naman. Yung Wi-Fi. Check lang muna natin. Download. Kaya po, malapit na matapos. So, back lang po tayo. Ayan, tapos na po. Then, ito naman pong FRP Bypass APK. Yan. Okay lang po. Yan. Download lang po natin. Yan. Okay po. Punta po tayo dun sa download natin. Unahin po natin yung Android 8, 9, 10. Yan. Settings po. Allow lang po natin to. Then, back po. Install. So, done. Yung next naman po, yung FRP Bypass. Install po. Then, open. So, pupunta po tayo dito. Dito na po tayo. Then, click po natin itong ano. Itong nasa taas na option. Browser sign in. Okay lang po natin yan. Kaya na po, maglalagin po tayo dito ng Google account natin. So, login na po tayo. Oops, sobrang. Then, password po. So, yan po. Ibig po sabihin niya, nagsasigning in na po. Ayan. So, nakasign in na po. Ano? Then, ang gagawin lang po natin, i-back lang po natin. Back.
back lang po, back hanggang doon sa umpisa po, yan back, then English, Philippines po, start na po natin yan, tapos skip po, yan, hintayin lang po natin na ma-add yung ating Google account doon sa phone. Ito po, automatic po i-add na niya yung Google account natin, hintayin lang po natin. Ayan, then don't copy po. Ayan, ayan na po, account added, nakalagay na po, account added, ayan na po. So, yeah. Account added na po, next lang po natin. Accept lang po. Ayan. Next. Next lang po natin. Skip. No thanks po. At yan, nakapasok na po tayo. Ayan na po. So guys, andito na po tayo sa may menu. Ang gagawin naman po natin ngayon ay punta po tayo ng settings. Yung Google account na inilagay natin, i-remove po natin yan. Tanggalin po natin yan. Google account remove po. Yan. Yan. Kita nyo. I-remove po natin yan. Remove. Pagka-remove po, punta naman po tayo sa system settings. Punta tayo sa system settings. Punta po tayo sa advanced. Then, ito po, reset option. Pasok po tayo dyan. Then, erase all data. Magpa-factory reset po tayo. Kailangan po ito kasi hindi tayo pwede mag-restart hanggat di po tayo nag-pa-factory reset sa settings. Once na nakapasok na tayo dun sa menu. Kaya ito pong gagawin natin. Kasi ang nangyayari po pagka nag-restart tayo nang hindi pa natin na factory reset dito sa settings, pupunta lang po tayo dun sa recovery. Lalabas po yung factory reset doon sa recovery. At mag-uulit na naman po tayo ng procedure. Yun po ang nangyayari. Kaya pasok po muna. Magpa-factory reset po tayo. Yan. Yes lang po natin sa all. Erase all data po. Erase all data. Yan. Mag-open po ulit siya. Then, check po natin. Yan. Yan. Erasing po. So, erasing lang po siya. Yan, hintayin lang po natin na pumasok yan sa menu. So ngayon po, nandito na po ulit tayo sa start. So pasok lang po tayo dyan. So skip po. Makikita nyo po may skip na sa baba. So kahit hindi na po kayo kumunek ng wifi, skip lang po. Tapos continue. Then next lang po. Accept. Next po uli. Pwede na po kayong maglagay ng passcode nyo o password nyo. Pwede nyo pong skip yan o pwede kayong maglagay. I-skip ko po ito. Hindi po ako maglalagay. Skip po. Kasi hahayaan ko po yung owner ang maglagay nung pinaka-password niya. Then, ayan po, okay na. So, ayun lang po yung procedure. Okay na po siya. Ayan po. So, kahit mag-restart na po tayo, check po natin yung restart. Kahit po mag-restart tayo, check po natin. Then,
ipakita ko po sa inyo yung model niya. Ayun po. Makikita nyo po ay about MIA2. So MIA2 po ang kanyang model. So guys, maraming maraming salamat po sa panonood at hanggang dito na lang po yung ating video. At sana po ay makatulong, may nakuha kayong tips sa pagtatanggal po ng Google account ng Xiaomi MIA2. Ayan po, or may isa pang tawag sa kanya, yung Jasmine Sprout. Ayan po ang isa pa niyang tawag. So, check na po ulit natin yung about niya. About. So, MIA2. Device name. So, yun po. Yun lang po talaga ang kanyang pangalan. Yung device name. MIA2. So, guys. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Tulong nyo na po yun. At pakiclick po ang notification bell. Muli po, maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod po ng mga video pa natin. Nawa po'y gabayan tayo ng ating Diyos. Hanggang sa muli. God bless po. Bye-bye.